morning, sir. Is there any problem? No, sir. Everything is under control. Okay, let's go. Bakit pinatay mo lahat kasama ko? Pagdating sa korte, papaligtarin kita. Lahat mabibili sa pera, pati ikaw, bibiling ko. Magtarantado ka! Hindi lahat bili mo pera. Baka gusto mo hindi ka nadating korte. Dito pa lang, paktay ka na! May bumaril sa akin. Sino? Saan? Andon. Dahil ikaw ang nakahuli kay Mr. Lim at nasa custody na siya ng Witness Protection Program, gusto kong alamin mo tungkol sa sindikato. Alam kong marami pa siyang dapat ipagtapat tungkol sa organisasyon. At isa pa, Alex, may natanggap akong impormasyon na ibinigay ng sindikato sa isang professional hitman ang kontrata para patayin siya. Gusto kong proteksyonan niyo si Mr. Lim. Makakaasa kayo, Chief. Alam mo, pagkasama kita, ang saya-saya ko. Nakakalimutan ko lahat. Mga problema ko sa opisina, basta lahat nakakalimutan ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita. Mahal mo ako kahit na tatlong anak ko. Mahal na mahal kita. Kung nagmintis man ako kanina, mamayang gabi alis sila. Siguraduhin mo lang. Eh hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli yung killer ng papa mo. At ngayon, ikaw na naman pinupunta riyan nila. Ayoko nyun. Nanat Sharing. Oh? Maraming salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Senyorita, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Opo. Diana. Uncle, kayo na hong bahala dito sa buong asyenda. Ganun na rin sa buong asukarera. Alam ko naman hong kayang-kaya niyong alagaan to eh. Alam mo naman na gagawin ko lahat para sa'yo eh. Maraming salamat po. Hepe, maraming salamat po sa tulong ninyo sa'kin. Huwag kang mag-alala, Miss Liwanag. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para sa maagang ikalulutas ng kaso mo. Mabuti naman ho kung ganun. Eh siya nga pala.
Saan ka namin maaari makonta kung sakaling magkaroon kami ng lead? O kaya suspect? Ako na lang ang bahalang tumawag sa inyo. Uncle, mauna na po ako. Gilia. Ana, saan ka pupunta? Jason, sa pag-alis kong to, ayoko sana mag-alala ka sa akin. Kilala mo naman ako eh. Kapag nag-desisyon ako, dire-diretso na to. Ana, kaya nga ako nagpunta rito eh. Sagutin mo na ako. Pakasal tayo. Para may magpaprotekta na sa'yo. Huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon, Jason. Pagbalik ko, malalaman mo kung anong sagot ko. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Inumin mo ito para mainitan ang tiyan mo. Salamat ho. Senyorita, magmula nang mamatay ang mami mo, sa akin ka tumatakbo pag may problema ka. Ngayon, kung may tiwala ka pa rin sa akin, ang maipapayo ko sa'yo, bumunta ka kaisa-isang lugar na yung walang nakakilala sa'yo. Saan naman ho yun? Sa Maynila. Kay Cherry. Hey, Alex, why are you in a hurry? Hey, Alex! For your information and guidance, according to my crystal ball, this person cannot be a key witness to the Republic of the Philippines because he is a fake passport. Ano sa tingin mo, Alex? Fake passport? Sa tingin ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Mukhang may tililing ka na eh. Sa loob ng bag.
Hindi, hindi. Manong, huwag, 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 huwag. Tigil! NBI! Huwag ka na magdamay pa. Kung ayaw mo magbakasyon ng bala ko sa ulo mo. Thank you.
Buti na lang hindi nabasag yung eardrum mo. Aya mo, isang linggo lang, lilinaw na yung pandinig mo. Basta sundin mo to. 3 times a day, ipatak mo to sa tenga mo. Lilinaw na yung... Okay lang yan. Okay. Tapos, pasak mo tong bulak para maiwasan ang infection. Injection? Takot ako sa injection, Doc. Anong injection? Ang sabi ko, infection. Inspection? Ba't naman ako inspeksyonin? Ako na nga tumulong, ako pa inspeksyonin. Pakipirmahan to, Miss Liwanag. Alam mo, Miss, napakaswerte mo. Madalang ang nakakaligtas sa ganong klaseng sitwasyon. Buti na lang dumating si Alex. Sinong Alex? Yung nagligtas sa'yo. Ah, yung parang alkansa ang mata, yung singkit? Pinsan ko yun. Pakisabi sa kanya na ang galing-galing niya. Nung tinutukan niya ako nung barilong kilo, akala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Mamang Singkit. Pakisabi, thank you, tsaka pakisabi na okay siya. Alam mo, lahi talaga kami ng mga magagaling. At ako nagturo doon. Inspector ko dito sa ano, sa NBI? Hindi. Ano ako? CA. Ano CA? Confidential Agent. Ano yun? Kumbaga, ano, ang posisyon ko bali, mas mataas lang ng konti siya nagtitimpla ng kape. Okay ka rin, ha? Believe ka na ba? Hindi. Ah, sir, ito na yung file na pinahanap mo sa akin. Siguruin mo yung asset natin para makakuha tayo ng lead. Sige, sir. O, ikaw. Ayos na yan? Ayos na, sir. Napirma na nga ako, sir. Alex. Siya nga pala si Ana. Ana, si Alex. Pinsan ko. Hi. Gusto kong magpasalamat dun sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ha? Salamat. Salamat. Ah, salamat. Doon, sa kantin, marami doon. Hindi, Alex. Salamat daw. Bakit may bulak ka sa tenga? Nangangamoy na yan, ano? Kukulay ko! Pagtambla mo nga ako ng kape! Ito naman masyadong pikul. Sembrano! Halika na! Sandali lang. Miss Liwanag, ipahatid na kita sa address na hinahanap mo. Salamat. Ibig ng Pangulo na makipagtulungan tayo sa ibang law enforcement agencies para sa ikalulutas ng kasong ito sa lalong madaling panahon. At ikaw na pili kong mamuno sa investigasyon. Ang mahalaga, mahuli natin ang killer at malaman natin kung sinong utak sa likod ng pagpatay. Understand? Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Pakiulit nga, sir, kung ano yung sinabi nyo. Damn it! Bingit! Basahin mo na lang yan! Alam mo na palambing eh. Ba't nagagalit ka? Yan, eto, saging masarap yan, bago pa. Ano pa ang kailangan nila? Eh, pansabaw. Miss? Ho? Miss? Dito ba yung 55 Katubusan Street? Ah, dito ho, kakain ho kayo. Masarap ho dito, mura, malinis. Cherry! Senyorita? Ana! Boss, maraming salamat ho, dito na ako. Asyawin ka ba bata ako? Paano? Oho, okay na rito. Okay na ako dito. Salamat ho. Okay. Cherry! Senyorita? Eh, senyorita, bakit ho kayo biglang napaluwas? Ana, magmula ngayon, Ana na ang itatawag mo sa akin, ha? Eh, bakit nga ho kayo biglang napaluwas? At saka, ano yung mga dala nyo? Saan nyo nakuha yan? Ay, nako, mahabang kwento. Basta, kailangan ko na matitiran. Saan? Dito. Tara na, bilisan mo. Huwag ka mahihiya. Halika na. Mang Nestor. Si Ana ho, best friend ko sa probinsya. Magandang halika gabi na, ho. Pasok ka na, pasok ka na. Huwag ka mahihiya, asawa na kamo ko. Ay! Kabayo ka, kabayo! Kabayo, Mang Nestor naman eh! Susumbong ko kayo sa asawa nyo! Naman eh! Halika na, pasok ka na. Basa, manyak. Eh, kahit na ho, for the meantime. Huwag mo ako ma-English-English. Baka ingot-ngot ko pagmumukha mo dito sa tusino ko. Eh, kawawa naman yung kaibigan ko eh. Eh, bakit dito? Ano akala mo sa bahay ko? Bahay ampunan? Bah, hindi birong hirap ng buhay ngayon. Magdagdag ka pa rito na isang talamunin.
Makakatulong naman ho sa atin si Ana eh. Sige na naman ho, aling nena. Eh habang nagtitinda naman ako sa tindahan, si Ana ho makakatulong naman habang nagluluto kay dito. Sige na naman, aling nena. Oo na, oo na! Palagay mo, nakalagay kaya sa guhit ng palad ko yung mga nangyayari sa akin ngayon? Guruin mo naman. Muntik na akong madukot. Tapos, na-hostage pa ako, na-hold up pa ako. Pasalamat ka. Pasalamat ka, walang nangyaring masama sa'yo. Siya nga pala, eh ba't hindi mo pa sinabi yung nangyari sa'yo sa probinsya, eh nasa NBI ka na pala. Alam mo, matalino ka sa bagay niyan eh. Pero, simple lang ang sagot ko. Ayoko na muna ng gulo. Sumagsawa na ako sa gulo, kaya lalayo na muna ako. Magpapakatahimik at mag-iisip-isip. Magtatago na muna ako. Senyorita. Ana. Okay? Magmula ngayon, simpleng Ana lang itatawag mo sa akin. Hindi na muna ako yung senyorita mo. Kaya mo bang panindigan yun? Oo naman. O siya, Ana na kung Ana. Ay, oo nga pala. Yung nga palang ano, yung naglita sa'yo, yung sinasabi mong hero mo, ano, cute ba siya? Pedro? Ikaw talaga? Daddy, chocolate ko ah. Sige, huwag ka mag-alala. Di ko kakalimutan yon. Daddy, mag-iingat ka ha. At saka yung siopaw ko ha. Oh, sige. At ikaw? Sherry? Ano gusto mo pa sa lubong? Sherry, siya yung sinasabog siya yung nagligtas sa atin. Huwag lalaro tayo, ah. Laro? Yan. Maglalaro tayo. Oh, sige na. Kiss na, Papa. Oh, Korea? Oo. Oh. Naman ako ng chocolate, ha? Bakit? Okay. Hindi ka ba nagsasawa dyan sa kulay mo? Talaga, oh. Tara na. Alin mo sige, pasok mo na yung mga bata. Yung hero? Yung pogi? Mm-mm. Ay, Alex! Alex! Eh, siya yung sa FBI. Ah, oo. Diyan ka nakatira? Oo. Sige, papasok ba kami sa trabaho eh? Sige. I-search mo sa order of battle ang file ni Jose Kier de Jesus. Yes, sir. Atras mo, atras mo. Oops. May balbas at bigote ito eh. Siya na yun. Yan ho ba yung nakasagupa niyo, sir? Hindi ako maaaring magkamali. Dating army, nag-awol, naging pinuno ng Octopus Gang sa kidnap for ransom, at ngayon naman, isang professional hard killer. Nako! Alex! Booking na siya ngayon! Anong plano mo? Kung gusto mo, pupulbusin ko ang dibdib niya! Ano? Pupulbusin ko ang dibdib niya! Umalis ka na lang kaya, baka ikaw pa ang pulbusin ko. Kape mo? Aray! Hello? Hello? Kung ayaw mo sumagot, huwag ka nang tatawag, ha? Nakaka-istorbo ka. Marami kaming trabaho dito. Teka, sandali. Bingi ka dyan, eh. Sa kabila. Huh? Sorry. Aray ko. Hello? Hello? Alex Imbrano? Ito nga. Sino to? Dapat nung paman ay pinatay na kita nang sinalvage mo ang tatay ko. Sino to? Nakalimutan mo na ba si Nicanor de Jesus? Na pinatay mo nang walang kalaban-laban? Jose. Bingo. May utang sa batas ang tatay mo. Lumaban siya. Kaya ko siya napatay. Huwag mo na akong paikutin, gago. Hindi ko mo tinakbuhan kita, itakot ako sa'yo. Wala ka lang sa plano ko. Patong-patong na itras mo sa akin.
pati trabaho ko pinapakialaman mo. Ikaw na ang sikasuhin ko. Kaya kumain ka na ng masarap. Patulog ka na mahimbing. Dahil ngayon pa lang sentensyado ko na. Baka naman bunganga mo lang ang pumuputok. Baka pag nagkaharap tayo eh, bumigay ang tuhod mo. Makikita natin. Yan, ito ho, masarap po. Ayan, ito kung gusto nyo lagyan ng sausawan, at pa... Hoy! Oh, ano? Ano ka ba? Ang dami-dami nating trabaho dito kung ano na yung tinatanaw mo. Tingnan mo yung mata mo, lumilipad na, oh. Kasi hindi ko pa nakikita si Pogi, eh. Mm-hmm. Tawa na yan. Mm-hmm. Ito naman. Ang bahay mo, matanaw ko lang. Ang puso ko ay nasisiyahan. Oh, bye, 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 bye. Eh, pare. Palalaman na naman mga tinatan nito. Ano ba naman itong mga siraulong to? Kakain tayo! Kakain kami! Ha? Kapal niya mga mukha nyo? At tanghalim kapal, tangalasing kayo? Ano, tapos dito kay kakain ng kundarya namin? Ay! Mga baboy! Ano pa yan? Ang lalapad ng katawan nyo, pati babae, pinapatulan nyo? May tamang-tama ang dating mo! Kanina pa kami naghahanap ng pagpapraktisan! Pagin ka pa! Anong sabi? Ah, wala! Daw! Pagod ka na! Sir, sakristan po ako, sir! Bayaran nyo lahat ang nasira dito, ha? Opo, sir! Opo, sir! Toyo! Sigilin mo ang makalintik na yan! Tatapang nyo, ha! Okay lang kayo? Ang anong babae nyo? Kaya lang yung ano eh, yung paninda namin. Ah, yung paninda? Babayaran nila yon. Ah, salamat to. Sige. Kala ko ba? Ako ang pinda! Ako ikaw ang pinda! Bakit kailangan pa akong sali? Ay! Oo, ako, makataas ka din. Talaga? Makataas din ako? Sag! Tapos ng torture! Ah!
yan sumisigaw, ah. Wala akong naririnig. Ibingi ka, eh. Si Manggi yan. Oo nga! Sinasabi ko na kami! Ano yung ginagawa yung sayayan nyo? Ano pa yan? Kitang-kita mo na, gorilla, ginawampihan! Pagkili mo, tali! Nakagat ako! Ang ganti naman, ho! Nakatay! Aligo, aray, aray, aray! Aligo! Sige na naman. Kumbinsin mo na wag umalis yan. Kapag umalis yan, may problema tayo dito. Gagamitin ko charm ko? Kayang-kaya mo yan. Diyan ka naman magaling, di ba? Oo nga, pero ang hirap ng pinaggagawa mo sa akin dahil ngayon ko lang gagawin to sa hayop. Alis na ako! Mangge, pakiusap naman, oh. Patawarin mo na yung mga bata. Eh, bata? Mga bata ba kung ituring ang mga yun? Eh, mga tiyanak yun! Tignan mo ang ginawa nila sa akin, oh! Eh, di lumayas ka. Akala mo ba madaling humanap ng gubat dito? Siyudad to, no? Ganon. Teka lang sandali, Mangge. Pakiusap lang. Bigyan mo naman kami ng panibagong pagkakataon. Isa pa. Ikaw, kapag umalis yan, ikaw mananagot sa akin, ha? Lalayas ka ba talaga? Huwag ka naman lumayas. Matitiis mo ba na magkahiwalay tayong dalawa? Gusto mo ng kiss? Nek-nek mo! Uy! Goryo! Tignan mo ako, Goryo! Hindi ko na magkatagalan ng mga bata rito! Adios talaga! Para, para! Ano naman ako sa'yo? Gusto mo bibigyan kita ng kiss? Ah, kiss! Aloy! Sige mo, sarili mo! Uy! Ako, mama! Pakibili mo! Kumiwanan! Bilis, bilis! Uy! Bumalik ka rito! Ano nangyari? Umalis! Aray ko! Wala ka talaga, Silve. Bulokin, charm mo! Patay tayo nito. Kaya magmula ngayon, ikaw ang magbabantay sa bahay at sa mga bata. Alex! Bumalik ka rito! Gorilla! Bumalik ka! Oh, napaliguan mo na ba yung manika mo? Ay, oo nga pala. Hi! Bakit? Ah, tuloy ka. Pasok ka. May tutulong kami sa'yo. Hindi, wala. Ano, napadaan lang ako. Umalis yung yaya ng mga bata, kaya ikaw ang naglalaba, no? Alam mo, hindi bagay sa'yo kasi macho ka, eh. Ah, okay lang yon. Ah, kung may kailangan ka, o kung may maitutulong ako, pasabi mo lang agad, ah. Andiyan lang ako sa kabila palagi. Sige, baka naabala ko na kayo. Alis na ako. Sige, uwi na ako. Bye! Sige. Bye! O, ano nangyari? Boss, inalugog na namin ang buong probinsya. Pero ni Anino niya hindi namin nakita. Boss, anong gusto niyong gawin namin? Alam ninyo, matagal na akong nagdududa na si Charing ay may kinalaman sa pagkawala ni Ana. At si Charing may anak na nagtatrabaho sa Maynila. Thank you. Yan, okay ba? Please, dito ba nakatira si Cherry? Ay, kung ang spelling huno na T-S-E-R-I, ako ho yun. Check na lang for short. Mga pulis kami. Huwag ka matakot. May tatanong lang kami. Naku, manong wag lang mat, ha? Mahina ako sa number. Niloloko mo ba kami? Kayo naman? Masyado naman kayo seryoso sa buhay. O sige na nga ho, ano nga ho yun? First question. Kilala mo si Ana Liwanag? Bakit ho? Nag-aalala lang si Hepe.
Gusto lang niya matiyak na nasa mabuting kalagayan si Ana. Ay, hindi ho. Hindi nang pupunta rito. Baka magawin rito, babalik-balik na lang kami. Cherry, anong sabi? Sino sila? Eh, mga polis daw sila sa bayan natin. Hinahanap ka. Hindi. Hindi mga polis sa atin yun. Kilala ko mga polis dun eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya wala akong tiwala sa hilat siya ng mga pagmumukha ng mga yun eh. Ay, naku, Ana. Hindi ka titigilan ng mga yun hanggat hindi ka nakikita. O, anong balak mo ngayon? Ano pa, edi dito na muna ako sa'yo habang wala pa ako ibang mapupuntahan. Bango naman yan, niluluto mo. Amoy pinipig yan. Talaga? Kaya mo kaya nag-amoy pinipig ang galunggong? Ang sinasabi ko, ikaw, amoy pinipig. Nako, Mang Nestor, ha? Kilala ko kulo ng utak mo, tagtalan mo ako, huwag mo ako binabastos, kahit probinsyana ako, lalabanan kita. Iyan ang gusto ko sa babae. Lumalaban, palit man. Yuck! Baboy, baboy! Ikaw, ha? Huwag mo akong ginagaya sa mga binabastos mo. Matakasamaan ka talaga sa akin. Papasuhin kita. Mang Nestor naman ni. Ayap ka! Uy! Uy! Huli ka! Bakit ka? Parang bakit? Huling-huli ka na sa akto. Nagmamaang-maangali ka pa. Ano ba ginagawa ko masama? Wala ka ng kadala-dala. Paulit-ulit na lang ito. Puro kapapoyan ang dinadala mo sa bahay ko. Ikaw, babae. Noong una, tutol na akong tanggapin ka rito, ha? Bakit? Anong ginawa? Wala akong ginagawa masama. Wala akong kasalanan. Anong wala? Ako nga itong nananahimik dito, eh. Nagpapakita ka ng motibo. Nakita mo, ha? Ahas ka? Pati asawa ko, tinutuklaw mo? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Akala mo kung sino ka sa atas ang tita? Yun pala, makating ka pa sa gabi. Pati asawa ko, kinakalantaray mo. Hayop ka, eto sa'yo, eto. Pagkatapos kitang kutupin, palamunin, eto pagkaganti mo sa akin. Ano ba hinihintay mo? Lumayas ka! Ewan lumayas ko. Ka! Pagkatapos kitang patirahin dito, yan pa igaganti mo sa akin. Hayop ka! Alimena! Alimena! Malandi! Makating ka! Makate! Kaleng-keng! Hayop ka! Alimena, bakit ho? Ayoko na makita pagbubuka ng babae nga dito. Ano bang nangyari? Wala, okay lang. Anong okay? Pinalalayas ka nga. Mang Nestor kasi. Nako, yung banyak na yun. Tumali na naman. Oh. Anong problema dito? May nangyari ba? Si Ana, pinalayas. Kawawa naman. Wala siya matitirhan. Totoo ba yun? Oo, ganoon na nga. Eh, paano ka ngayon? Bahala na. Paano yan? Medyo gabi na. Medyo delikado pa dito. Saan ka titira niya? Ewan ko. Eh, di sa bahay natin. Ha? Ano? Hindi ba nakakahiya yun? Di, okay lang. Tsaka wala tayong yaya. Yaya? Yaya. Yaya? Yaya. Ay, okay ako dyan. Okay ako sa yaya. Ana. Yung mga anak ko, medyo makulit yun. Makakayanan mo kaya yun? Ah, oo naman, okay lang yun. Cute ka naman eh. Eh, ang ibig ko sabihin, cute naman yung mga anak mo eh. Aba, kung ganun, walang problema. Oo, oh, akin na yung mga damit niya. Cherry, tara. Sige, bye-bye, Ana. Oh, sige, bye-bye. Ikaw, ayaw sumama. Sabi tayo. Ito, sapak, gusto mo? Ayoko na makita at magbubuka ng babaeng yan dito, ha? Oo. Ayoko na makita at magbubuka niya. Oh. Oh, pop, 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 pop. It's Daddy. Yes. Daddy, I love you. Oh. Daddy. Oh, pop, pop, pop. Upo. Upo. Ha,
Sabi ko, upo, hindi hubo. Sorry po. Nahawa tumisi ang anak ko eh. Eh dati ganun ka rin naman, diba? Nakita ko pa nga eh. Oh, mga anak. Siya si Ana. Ana, ito si Joshua, pinaglihi sa Bombay. At ito naman si Chino. Hi. Pinaglihi sa Amerikano. At ito naman si si Chrissy, pinaglihi sa Inchik. Oh. Bakit po siya narito? Siya ang bagong makakasama natin dito sa bahay. Tara, may kalaro kayo dito. Oh, ikaw, pinakain mo na ba yung mga bata? Kumain na yung mga yan. Okay na po, Daddy. Bakit mukhang gutom pa? Oh, eh kahit naman 10 beses mo, pakainin na mga yan, eh parang di nabubusog eh. Mabuti pa, initin ko na yung pagkain para makakain ka na. At sasabay ako. Oh, taga, bibihis na muna ako. Mag-behave kayo, ha? Mahiya naman kayo sa bisita. Eh, dito tulungan mo na kami maglaba. Oo naman. Pati Barbie ko? Oo, pati Barbie mo. Pati Barbie mo. Oh, tapos, ano pang gusto mong gawin sa Barbie mo? Bukas, shampooin natin yung Barbie ko, ah. Oh, pagkatapos natin i-shampoo yung Barbie mo, dinidrintas naman natin yung buhok niya. Dinidrintas? Ano po yun? Maganda yun, para sa buhok niya, tapos gagawin niya natin sa buhok mo bukas yun. Maraming ribbon na ganyan. Sige, ngayon na. Eh, bukas na lang. Ngayon na lang, please. Pinangalagyan ko na lang muna ng clip yung buhok mo, ha? Opo. Oh! Bakit? Wala ate. Sinong may gawa nito? Ako po. Ikaw, Chino, umiira lang naman yung kapilyuhan mo, ha? Mag-sorry ka. Sorry. Alam mo, hindi naman talaga ako takot sa bulate. Nagulat lang ako na may bulate sa bulsa ko. Pero okay lang yun. Ang talaga natatakutan ko yung ipis. Kasi nakakatiring tignan yung ipis eh. Siguro nagtataka ka kung bakit pa ako nagprepare ng lunch for us, no? Bakit nga ba? Well, naisip ko lang kasi na ito na ang turning point ng relationship natin. Anong ibig mo sabihin? For a while kasi, ang feeling ko, MU lang tayo. Anong MU? Mukhang unggoy? Hindi. Mutual understanding. Yung walang commitment. Pero ngayon, magbabago na ang lahat. Alam ko, mutual understanding. Pero ano ba talagang ibig mo sabihin? With this ring, I pronounce that you and I will bind together as one. As lovers. Which means, fiancé mo na ako from now on. Ganon? Ganyan. Kailan mo gustong pag-usapan ng kasal? Teka, ang bilis naman yata. Aba, natural. Ganyan talaga ako magdesisyon, yung mabilisan. Lalong-lalo na kapag mahal ko yung isang tao. Pero... No more words to say. Pag nagko-color ka, huwag mong lalagpasan yung itim na guhit na yan, okay? Uy! Ang ganda ng Daddy! Bahay natin! Daddy! Daddy! Hello? Daddy! Oh. Daddy, dito ka! Teka, hubarin ko muna yung jacket ko. Oh. Alex, wala ka ba napapansin? Nag-aaral ang mga bata. At marunong na silang magsilbi sa kanilang daddy. Ana, magaling ka magdisiplina. Salamat. Ah, kumain na ba kayo? Paghahain ko kayo. Tapos na, kumain na kami. Thank you.
Ay! Hoy, Goyo, tumigil ka na, ha? Kanina pa ako naiinis sa'yo. Kailangan unahin muna natin yung mga gamit sa bahay. Sige na, Alex. Bili na natin yung polo. Alam mo, para kang batang ngawa na ngawa. Nakakainis ka na. Hmm. Mungusuan na kita dyan, eh. Lagay mo nga dito, eh. Ikaw naman, di ka na naawa sa akin. Tignan mo nga. Alex, bibili na ba natin yung polo? Polo ba talagahan? Itong kotse at kasuyo mo! Ba't kinagagalit? Hello? Ex, kunti ka na, no? Pero pasakali pa lang yan. Hindi pa kita siniseryoso. Takot ka, no? Huwag mo akong takutin. Dahil wala akong kinakatakutang laban. At wala pang lalaki nagpatindig ng balahibo ko, lalo ng katulad mo. Para malaman natin kung sino ang may daga sa dibdib sa ating dalawa. Pagkita kaya tayo. Just name the place and time. And I'll be there. English yun, ha? Naintindihan mo ba yun? Ano ba akala mo sa akin, Bobo? Masyado mainit, bata. Darating din tayo dyan. Pero ingat ka. Sa susunod na pagkikita, tapos na kayabangan mo. Pwede rin. Kung may kamandag na yung laway mo. Pero, siguraduhin mong magtutmas ka. Baka matetanong. Saka naamoy ko hininga mo dito. Baho! Nice try. Baby. Thank you. Robert, padaanin mo nga ito sa ating digital sound separator. Ano ho ito, sir? Kasi habang kausap ko si Joker, may narinig akong LRT o monorail sa background. Paki-verify mo nga. Sige po, sir. Isang babae lang, hindi nyo pa makita. Boss, bigyan nyo pa kami ng konting panahon. Wala na akong panahon maghintay. May kilala akong isang tao, boss. Matindi, matinik. Pang-ultimatum kung kumilos. Kahit isang lungga nagtatago ang anang yan, matutunto niya. Kaya nga lang, matindi ang presyo. Ito ang taong ipatatrabaho ko sa'yo. Alam ko ang kalibre mo. Wala kang taong inahanap na hindi mo makita. Nasa witness protection program na, nadadali mo pa. Kaya ikaw ang taong dapat kong lapitan. Alam mo ba kung magkano preso ko? Oo, 1,000,000. Eh, babae lang to eh. Huwag mo sabihin gagastos ka ng ganong kalaki para lang sa kanya. Mas malaking halaga ang magiging pakinabang ko kung mawawala siya. Ngayon, gusto mo malaman, mapapatay mo siya? Alam ko, pabilib ka sa akin. Alam mo gagawin ang gusto ko. Turing mo na simpatay. Pero may unahin muna ako. Ito. Bakit? Mas malaki ba presyo niya? Hindi. Walang katapat na halaga ang ulo niya. This painting is part of my rainforest series. It is a personal protest against man's Malik naman, of all people. Why him? Why? What's wrong with Alex? Imagine, he's a cotton cop. A what? What's a cotton cop? Di nangungutong. Yeah, exactly. Mind you, girls. Cotton cop. Hindi siya police. NBI siya, okay? So, what's the difference? Yeah. Oo nga. Give us one good reason why you love him. Just one. Well, sunod-sunuran siya. Really? Oh, come on. Kahit mm-hmm. ano? Mm-hmm. Okay, sige. There. Yeah, there. Move it to us. There. Watch this. Alex? Excuse me. Sige na.
Alex, honey, kasi gusto ko ng red wine eh. Kuha mo naman ako, please. Sure. Thank you. Oh, my God. Here's your red wine. Honey, I'm sorry but I changed my mind. Gusto ko na pala ng white wine. Ayoko na ng red wine eh. Sure, okay lang. See? Pare, white wine na lang daw. Oo nga, ma-enroll na yung tuta ko doon. You mean si Raff Raff? Honey, here's your white wine. Honey, sorry ulit ah, pero kasi gusto ko na ulit ng red wine eh. Red wine? Mm-hmm. Are you sure? Yes. Sigurado ka na? Yes. Okay. Thanks, honey. Ang cute naman ng tuta niya. Very impressive. Of course. Silip na talaga ako sa'yo. Oh. Here's your red wine. Honey, I've made up my mind. Gusto ko na ulit ng white wine. Gusto niya na ulit ng white wine. White wine? Yep. Okay. Watch out, baka ma-invierna. Thank you. Alex? Alex? Oh my God. Alex! What's wrong with you? Tanungin mo ang sarili mo. Nagkakatuwaan na kayong magkakaibigan. Pinahiya mo ako. Eh, ang kahihiyan ko. Ang nararamdaman ko. My God. I'm sorry, okay? I didn't mean to hurt you. Kilala mo naman ako eh. Yan ang problema sa'yo. Dahil hindi mo pa ako kilala. Alex! Wait! Alam mo, Ana? Ang laki ng pinagbago ni Alex. Bakit mo naman nasabi yan? Kitong-kita naman eh. Bukang nag-iba pagtingin niya sa'yo. Ang bango ah. Ano ba yung niluluto mo? Mukhang masarap ah. Ginataang lang ka. Aba, paborito ko yan ah. Gusto mong tulungan kita? Hindi, sige. Wag na, okay na. Kaya ko na to. Alae! Eh, kailan ka ba natutubang magluto? At bakit masababang tumulong? Ikaw ah, baka kung ano-ano pinagsasabi mo dito. Wala naman ako sinasabi. Guilty ka, no? Anong guilty? Paano ako magigilty? Eh, tumutulong lang naman ako. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, wala ka na. Sigurado na ito. Sigurado puputo ang puso. Pikon! Ana? Ay. Naiisip ko. Total, ikaw naman palaging naiiwan dito sa bahay. Gusto ko sana, ikaw na humawak ng pera. Para sa mga gastusin dito. Ako? Bakit ako? Eh, sino pa ba naman ang pagkakatiwalaan ko? Salamat. Salamat sa tiwala. O sige, ito ang pamalengke para sa isang linggo. Ito naman, pambaon ng mga bata. Ito ang pambayad sa telepono. Ito ang pambayad sa tubig. Mm-hmm. At sa kuryente. At yung pang-grocery, okay. Ako nang bahala doon. O sige. Sige. Maliligo na muna ako. Uy! Ang daming pera niya na! Bigay ni Alex pang gastos daw dito sa bahay. Hmm? Iba na yan, ha? Misis na misis na dating mo, ha? Tigilan mo nga ako. Kunwari pa. May gusto ko naman, eh. Ayan. Ganyan.
Dapat kasi, binubuwagag muna natin ang lupa bago ilagay ang mga ugat para mas mabilis kumapit ang mga ito sa paso. Sino? Joshua? Sissy? Ah! Huh? Ay, naku, miss! Diyos ko po! Ano nangyari? Ano nangyari? Ay, katulungan na kita. Ano pa? Ayan, oh! Napatid ako sa host! Bitawan mo nga ako, tinan mo nga dumi-dumi ng kamay mo! Bakit kasi nakakalat yung host na yan, eh? Sino ka ba dito, ha? Ako si Anna. Ano ka nga dito? Wala lang, tumutulong lang sa kanila. Ah, katulong! Eh, kaya naman pala amoy lupa ka eh. Nasaan ka ba, ha? Bakit ba binababayaan mo itong mga batang to? Alam mo dapat, tinuturoan mo sila para hindi sila makadisgrasya ng mga bisita. Ay, nako. Pasensya na ho kayo. Anong pasensya? Saan ka ba nadampot ni Alex, ha? Kukuha na rin lang ng katulong yung tatanga-tanga pa. Ako na nga ho ang humihingi ng dispensa para sa ginawa ng mga bata. Sa akin pa kayo galit? Aba, sumasagot-sagot ka pa. Alam mo, ha? Ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo. Adelantada! At pwede ba, ha? Sabihin mo dyan kay Alex na tawag ko ng tawag sa kanya pero hindi niya ako sinasagot. Sabihin mo sa kanya humanda siya. Naintindihan mo? Yung mga bata, gising pa ba? Ah, tulog na kanina pa. Sayang. May dala pa naman ako siopo para sa kanila. Di bale. Tsokolate para sa'yo. Salamat. Siya nga pala, Alex. May babae nagpunta dito kanina. Hinahanap ka. Sabi sa akin ni Chino, Monique daw ang pangalan. May relasyon ba kayo? Hindi. Kung ayaw mo sagutan, okay lang. Masyado na atang personal yung tanong ko sa'yo eh. Hindi. Sige. Sasagutin ko. Oo, aminin ko noon. Nahulog ang loob ko sa kanya. Pero ngayon, na-realize ko parang hindi kami bagay sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Nagkamali ako. Hindi siya ang babaeng hinahanap ko. Ang ibig mong sabihin, may iba ka pang napupusuan? Medyo. Kaya lang, medyo malayo ang agwat namin sa edad. Parang ikaw, ako. Parang imposibleng manligaw. Ewan ko kung mapapamahal siya sa akin o mapapamahal ako sa kanya. Madahal malayo ang agwat eh. Hindi naman. Ang ibig ko sabihin, ang mahalaga naman doon yung nararamdaman nyo para sa isa't isa, di ba? At saka wala naman sa edad yun eh. Basta ba mahal nyo yung isa't isa, okay lang yun. Kilala ko ba? Sumakit ang ulo ko. Magpapahinga muna ako. Alex? Mahal mo ba siya? Yes!
Ito ngayon, sir, ang tunog ng usapan niyo ni Joker sa telepono. Teka. Public address system yun, ha? I-address mo. I-maximum mo ang sound enhancer. Yun. Monorail. Check up inyo isang kilometro paigot sa LRT station. Lahat ng hotel, motel, apartel, at lahat ng mga bahay doon. Sigurado ako doon nagtatago yung lintik na yun. Pwede yung magtanong? Ano po yun? Dito ba kayo nakatira sa hotel? Oo, bakit? Nakikita niyo ba itong lalaking to? Ah, oo. Nakatira siya sa Penthouse B. Steve, nandito na. Huwag kang aalis dyan. Darating na kami. Men, let's go. Hello? Alex? Si Monique? Siguro wala ko. Sorry, wala siya eh. Saan ang exit point dito? Dito sa likod. O sige, yung dalawa sa likod. Ibasa mo na sa akin. Ating gabi na. Bakit gising ka pa? Hinintay talaga kita kasi alam kong pagod ka eh. Tsaka malamang hindi ka pa kumakain. Ipaghahain muna kita. Wag na. Kumain na ako. Bakit? Masuma ba pakiramdam mo? Medyo nahilo lang. Magpahinga ka na. Oh, sige. Ana! Wala akong gana. Kumain ka naman kahit lugaw lang. Goyo, ayoko. Alam mo, bili ng doktor, kailangan kumain ka raw para lumakas ang resistensya mo. Sige na. Ayoko. Ayoko. Oh, bakit? Eh, ayaw kumain eh. Eh, bakit ikaw ang kumakain niya? Eh, sayang eh. Umalis ka nga dyan. May pasalubong ako sa'yo. Mansanas, ubas, saka sangkis. Inugasan ko na to. Masarap to. Talaga? Oh. Hat. Ikaw talaga? Kunwari ka pa? Nihintay mo lang pala na si Alex ang magsusubo sa'yo. Sige, subuan mo pa para mangisay sa sarap. Tumigil ka, ha? Ito naman nagbibiro lang, eh. Puro kakalukuhan. Lumayas ka nga dyan. Masarap ba? Mm-mm. Aba, magaling. Kailan pa ba bumalitad ang mundo? Ang amo na nagsisilbi sa katulong.
Ba't mo kaya't nagsusubuan pa kayong dalawa? Unik, may sakit si Ana. Naniwala ka naman. Eh, umaarte lang yan eh. Pwede ba, Munik? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ano sa palagay mo ginagawa mo ngayon? Bakit? Eh, bakit pinagtatanggol mo siya? Wala akong pinagtatanggol. Diyos ko naman, pwede ba dito tayo mag-usap? Halika nga dito. Walang masama sa ginagawa ko. May sakit si Ana. Masama bang alagaan namin siya? Ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Bakit? Sino ba nagsaksak na sa isipan ko? Hindi ba ikaw rin? Alam mo pa kinamdam ko? Iniiwasan mo ko. Marami akong trabaho. Mahalagang kaso ang hinahawakan ko ngayon. Sige, Alex. Pagbibigyan kita ngayon. Pero pagkatapos ng kaso mo, ako naman ang aasikasuhin mo. At ikaw, tigilan mo paglandi sa amo mo. Ano, Daddy, malilim mo ng kape? Opo, Daddy, sige na po, sige na po. Oo nga, Daddy! Oh, Goyo, samahan mo na yung mga bata. Bantayan mo, ha? Okay, children, oh, let's go! Yeah. Oh, ito po, ito pa. Sarap na simoy ng hangin dito, no? Tamang-tama to. Makakabuti sa kalusugan mo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Alex, ha? Ang puso'y natutong magmahal. Ganda ng kanta, no? Alam mo, isa yan sa mga lumakanta paborito ko. May laman, nakakadala. Yan ang kanta ng mga nag-uumpisang umibig. Dahil sa sobrang pagmamahal, may kahiwalay. Parehong nasaktan. Pero sa uli, sila pa rin. Dito pa, oh, halika na. Uy, saka pupunta. Daddy, balik tayo dito, ha? Janet, si Chrissy, nakita mo? May sumunod sa kanyang mama eh. Mama?
Anong sinasabi mo sa telepono? Nalalaki ang kumuha kay Chrissy. Eh, hindi ko nga kilala eh. Ano na gagawin natin? Hello? Sino to? Sino pa kundi ang pinakamatalik mong kaibigan? Kumusta ka na, bata? Alam kong sabik na marinig ang boses ng anak mo. Eto, tatay mo. Daddy! Daddy! Tulungan mo ako, Daddy! Daddy! Tulungan mo ako! Tama na, sakit sa tenga eh. Joker, nakikiusap ako sa'yo. Kung galit ka sa akin na lang. Huwag mo itami ang anak ko. Masarap pa napakinggan yung boses mo kapag nakikiusap ka. Ang lambing nung dating. Joker, ano ba talaga ang kailangan mo sa amin? Ano pa, hindi ka matayan mo? Pero hindi ganun kadali. Gusto ko sabay kayo ng anak ko. Ngayon, makinig ka. Ngayong gabi, impunto alas 11, pumunta ka sa isang abandonadong building sa barangay Mayamot, Antipolo. Sama mong yaya ng bata. Bakit pati si Ana'y dadamay mo? Wala kang pakialam. Basta't gawin mong gusto ko. Dahil kung hindi, tatalupa ko ang anak mo bago sa patay. At kung susunod ka, papatayin ko pa rin siya. Pero hindi na siya maghihirap. Ganun ako kabayin. Hello? Hello? Handa ko itaya ang buhay ko para sa kaligtasan ni Chrissy. Dito ka muna. Bakit? Ikaw ang huling alas ko. Kapag inulutang kita, talo tayo. Kaya gagawa muna ako ng paraan para malansi ko siya. Listo ka lang. Ingat ka. Nag-iisa ka. Nasaan ang yaya ng bata? Bobo ka lang ba o talagang hinahamon mo ako? Kung bobo ako, edi sana inihatag ko na siya sa harapan mo. Ilabas mo na muna ang anak ko bago ko siya ipakita sa'yo. Ulul! Wala ka sa posisyon para umilit. Dito, ako ang masusunod. Umikot ka. Hanapin mo yung babae. Ngayon, pagmasdan mo anak mo habang bupa katawan. Daddy! 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 Dahil pagkatapos sumabog ng bombang ikinabig ko sa kanya, kulbos na lang makikita mo. May 30 segundo ka. Alex!
We have given her proper medications. Nabigla lang siya, kaya siya nagkaroon ng mild shock. Pero don't worry, she will recover in a few days. Salamat naman ho kung ganun, Doktor. O paano, iiwan ko muna kayo. Pabalik na lang ako after 4 hours for temperature. Ana, salamat sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Wala yon. Ginawa ko lang naman ang dapat eh. At saka isa pa, napamahal na sa akin ng mga bata, lalong-lalo na si Chrissy. Siya nga pala. Ayon dun sa initial report, hindi natagpuan ang bangkay ni Joker. Saka, may gusto sana ako malaman tungkol sa'yo. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan kayo sangkot ni Joker sa galit niya sa akin? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko nga kilala si Joker eh. Eh yung tungkol sa unang tanong ko, meron ba akong dapat malaman? Wala. Bakit? May dapat ba akong itago sa'yo? A visit from Granny is the very best present of all. O ano, Chrissy? Nagustuhan mo ba yung kwento? Opo, Ate Anna. Ay, matagal pa po ba si Daddy? Pupunta yun dito. Di ba nag-promise siya sa'yo na dito siya matutulog ngayong gabi? At saka lalabas ka na bukas eh. Kaya sabay-sabay tayo lalabas bukas. Alam mo, Chrissy, mahal na mahal na mahal kita. Ako rin po. I love you, Ate Anna. Aba! Believe na ako talaga sa'yo. Ang galing mong gumawa ng eksena. Ngayon naman, ginagamit mo mga bata para nga naman mahulog ang loob sa'yo ni Alex. Chrissy, huwag kang tatayo, ha? Opo. Dito ka lang. Ano na naman bang eksena ang gusto mong gawin, ha? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan? Talaga. Dahil sumusobra ka na eh. Sobra-sobra ang panlalait ng ginagawa mo sa akin. Kung noon pinapalampas ko lahat yun, ngayon hindi na. Hinahamon mo ba ako? Oo. Para ipamukha sa'yo na hindi lahat ng tao kaya mong apihin. Hindi mo ako kilala, Monique. Bakit? Sino ka ba? Alila ka lang naman, hindi ba? Pero hindi kagaya mo. Matapobre, mayabang, at bastos. Walang modo! Alex! Ano yun? Alex, sinampal niya ako! Alex, sinuntok niya ako dito, Bakit, Ana? Eh, siya naman ang nauna eh. Sinampal niya ako, tapos nilait-lait niya pa ako. O, hindi na kita niya hinahanap niya. Totoo ba yun? Alex, pwede ba huwag na natin patagalin to? E, ditunay na natin yung balang ating magpakasal. Kung tungkol naman sa mga bata, kaya ko naman kumuha ng tagi-tagisang yaya para sa kanila eh. Kasal? Anong kasal? Bakit? Hindi mo ba alam? Matagal na namin balak magpakasal ni Alex. Totoo ba yun, Alex? Ana, magpapaliwanag ako. Ano magpapaliwanag? Sandali. Sinasabi ko na nga ba eh. Nung nakita ko kayong pinapakain mo siya, may gusto ka na sa kanya, no? O ngayon, ha? Mamili ka sa aming dalawa. Yang pobreng yan, o ako. Tumigil ka nga, Monique! Kahit masakit, Alex. Ngayon, alam ko na kung saan ako nakatayo. Ana! Ana! Alex! Ana, magpapaliwanag ako sa'yo! Alex! Ano ba? Bakit kailangan pa magpaliwanag sa kanya? Pwede ba? Talagang may gusto ka sa kanya, no? Ang kapal na mukha mo! Monique, pwede. Gusto ko na muna makapag-isip. Thank you.
magpasalamat sa lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa akin. Ang pagtira ko, ang magandang pagtingin niyo na ipinakita sa akin, pati na ang pagmamalasakit at pagmamahal na ipinagkaloob niyo sa akin ng mga bata. Ganun pa man, gusto kong humingi ng dispensa sa pag-alis ko. Siguro alam mo na rin kung ano ang dahilan. Oo, aaminin ko, tama ka at mali ako. Pero ano magagawa ko? Isang babae lang naman ako na natutong magmahal at nakita ko yun sa'yo. Sa pag-alis ko, ipaabot mo na lang kina Joshua, Chino at Chrissy ang pagmamahal ko. Pidadalangin ko ang kaligayahan ng iyong pamilya. Ana. Bakit, Chino? Tanap po ko sa kwarto, Daddy. Joshua, saan ka pupunta? Mag-aaral lang po ako, Daddy. Daddy, hindi na ba tayo mahal ni Ate Anna? Mahal tayo nan. Eh, bakit? Umalis. May problema lang siya. Anong problema? Personal, anak. Balang araw, maintindihan mo rin yan. Oho. At walang masamang nangyari sa iyo sa Maynila. Kamusta na ho kayo? Kamusta na po ang asyenda? Ito, maayos. Walang ka-problema. Si Jason po. Mabait pa rin. At simpatikong simpatiko. At umaasa ng pagbabalik mo. Nanatsharing, ipatawag niyo po si Jason. Nako! Jack, matutuwa yun. Anong gusto mong mangyari, ha? Nandito ako para ituwid ang lahat ng pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Monique, sa simula't simula pa lamang, lagi ikaw na nasusunod sa relasyon natin. Pakiramdam ko, para ako isang tau-tauhan na sunod-sunod sa'yo. Nawawala ng pagkanalaki ko, eh. Marami kang gusto na hindi ko kayang ibigay. Pero pinilit kong unawain ka. Dahil mahal kita. Pero narealize ko na walang mangyayari sa relasyon natin. I'm sorry, Monique. Kailangan maging tapat ako sa sarili ko. You bastard! How can you do this to me? Inukol ko ang lahat para sa'yo, pati buhay ko, tapos ito lang igagatid mo sa akin! Ha? I'm willing to compromise everything para lang masave ko itong relationship na to! Get out! Get out of my house! Get out! I don't want to see your face anymore! Get out! Balis ka na! Sigurado ka bang itong address na binigay sa'yo ni Cherry? Oo, dito yung Asukarera, dito Vera. Huwag kami party, oh. Oo nga eh. Mukhang mali ang timing natin. Baka busy si Ana niyan. Anong mali? Ayaw mo ba nun? Libre na pagkain natin? Halika, magtanong tayo. Tara. Manang, mawalang galang ho. Pwede ho ba magtanong? Ano ho yon? Dito ho ba na namamasukan si Ana Liwanag? Ana Liwanag? Ah, si Senyorita Ana. Senyorita? Paano nangyari yun? Amo ko siya. Ano ho? Oo! Siyang may-ari nitong asyenda at yung Asukarera. Mga kaibigan,
Meron po kasi kaming mahalagang sasabihin sa inyo. Sa darating pong linggo, ay ikakasal kami ni Ana. Paano? Aasahan na kami kayo, ha? Salamat po. Sweetheart. Excuse me, sandali ha. Wait lang. O kayo ha. Baka mawala kayo sa linggo ha. Ate Ana! Ate Ana! Hi! Oh, ano? Kamusta na kayo? Mabuti po. Ang ganda-ganda mo naman, Ate Ana. Salamat. Kumusta ka na, Alex? Mabuti. Ikakasal ka na pala. Congratulations, ha? Salamat. Oh, sweetheart! May bisita ka pala. Ba't di mo muna sila pakainin? Oo nga pala, Jason, si Alex, tsaka si Goyo. Ito ang mga anak ni Alex. Si Chino, si Chrissy, tsaka si Joshua. Sa kanila ako tumira nung nasa Maynila ako. Siya si Jason. Pare, maraming salamat sa kabutihang pinakita niyo sa sweetheart ko, ha? Huwag sana kayo mawala sa kasal namin sa linggo. Hindi na siguro kami makakadalo. May mga importante pa akong bagay na naiwan sa Maynila, eh. Hindi na kami magtatagal. Abay, kararating niyo lang, ha? Ba't di mo nakikumain? Salamat na lang. Opo, Daddy. Sige na. Alex, kausapin mo na. Sayang naman ang pagod natin. Nagpunta pa tayo dito. Sige na. Oh, sige, mamaya. Ana, pwede ka ba makausap sandali? Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Hindi ba sabi mo sa sulat, mahalaga ako sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman yon? Ganun pala eh. Kung talagang importante ako sa buhay mo, bakit ka pakakasal? Alex, wala akong makitang dahilan para sabihin mo sa akin yan. Hanggang ngayon ba naman lalukohin mo pa ako? Alex, sawang-sawa na ako sa sama ng loob. Punong-puno na ng sakit ang dibdib ko at wala na akong iluluha. Hindi ka ba marunong maawa sa isang taong naghahanap lang ng paraan para makalimot? Ang ibig mo sabihin, hindi mo siya mahal. Mapapakasal kami, di ba? Joker na yan. Kapag napatay nyo na si Ana at ang NBI na yon, kailangan patahimikin na siya. Nang sa ganon, lalabas na siyang ugat sa lahat na nangyaring krimen. Isang katutak na tauhan eh. Kaya ko naman mag-isa yung trabaho. Dalawang beses na akong sumablay. At ikaw, sumablay na rin. Buenas lang sila noon. Pero ngayon tiniti ako sa inyo. Mamalasin na sila. Siguraduhin mo lang. Ang gusto ko, bukas, wala na siya sa mundo. Ang kulit-kulit mo na doon, Manuel. Sigurista lang. Talaga ako.
Alam mo, Alex, ang pag-ibig, may sariling ugali yun. Tama yan. Na hindi kayang tama yan. Unawain. Tama, ha? Raya, hindi man lang yan nalaman ko nung nararamdaman ko. Yun na nga eh. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. At ipaglaban mo. Ngayon na. Bitiwan mo ako, hindi ako masamang tao! Sir, hindi ka pwede rito. Bitiwan mo, sabi ako eh! Sir, hindi pwede. Bitiwan mo, hindi ako lasing! Gusto ko lang kausapin ang senyorita mo! Magagalit ang amo ko pag pinapako ko rito! Hindi magagalit yun! Pabayaan mo siya. Kapag puso'y natutong magmahal, bawat ibuk ay may kulay at lumpay. Ngunit ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang patusa buhangin. Alam mo, Ana, nag-iisa ka talaga babae sa puso ko. Gusto ko sanang pakiusapan ka. Gusto ko pa sanang umasa. Pero kung siya na napili mo, handa akong magtiis. Tanggapin ang lahat ng sakit na kapatid. Pero gusto kong malaman mo bago tayo mag-iwalay. At isa ko lang sasabihin, mahal kita. Spotter 2, Eagle 1. Go ahead, Spotter. Boss, dumating dito si Cherry. Papasok sa bahay ni Ana. Steady ka lang dyan. I-report mo sa akin kung ano man ang mangyari. Hindi naman ako nagagalit sa pagsama mo sa kanila dito, Cherry, eh. Kaya lang, dun sa sinasabi mo na makipagkita ako kay Alex bago sila umalis, mukhang hindi ko na yata magagawa yun. Masyado na masakit yun para sa akin. Hindi mo naman ako naiintindihan, Ana, eh. Ang gusto ko lang naman mangyari, sana matupad yung kahilingan ng mga bata na gusto ka raw nila makita bago man lang sila umalis. Sa bahay ni Rana, Cherry. Good. Huwag mo silang hihiwalayan. Alex, talaga bang desidido ka nang bumalik ng Maynila? Oo. Marami kasi ako na iwan trabaho sa opisina eh. Ate Ana! Ate Ana! Hi! Ate Ana, mamimiss ka namin. Ingat kayo ha. We love you!
Love you too. Sino nang magtuturo ng lessons ko? Sino nang magtitirintas ng buhok ko? Angat ko ang kaligayahan niyo ni Jason. Tayo na mga anak. Alam mo, nagtataka ako sa'yo. Kilala kita pagdating sa babae, matinik ka. Pero pag nagmahal ka, talagang pinaglalaban mo. Pero ngayon, nagbago ka na. Kung ako sa'yo, dapat mong ipaglaban. Huwag mo siyang iwanan. Never say die. No retreat. No surrender. Ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Alex!
Teka, teka! Sino ba yan? Uncle ko! Uncle! Uncle! Uncle? Bakit ho? Bakit? Makinig ka. Kahit ampun lang ako ng lolo mo, may karapatan din ako sa lahat ng kabuhayan ninyo. Dahil, kasama akong naghirap para umunlad lang ang asendang ito. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako pinamanahan kahit nakatiting. Ibinigay niya lahat sa papa mo. Kaya pinatay ko ang ama mo. Hindi ko akalaing magagawa mo yan sa papa ko. Napakasama mo. Masama na ako masama. Ang importante ngayon, mawawala ka na rin. Mapapasa akin ang asendang ito. Thank you.
kung marunong ka umiwas sa bala. Dito tapos ka. Pinagod mo pa ako. Kawayan lang pala katapat mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga gulo sa buhay ko. Kung wala ka, siguro wala na rin ako. Gusto ko lang uli magpasalamat. Huwag mong intindihin yon. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataong patunayan kung gano'ng kakahalaga sa akin. Alam mo, Ana. Alam kong alam mo kung gano'ng kakahalaga sa akin. At gusto ko'y paglaban yon. Sa uling pagkakataon, gusto kong malaman kung siya ba o ako. Magpagkabait kayo, ha? Opo. Mag-aral kayong mabuti. Opo. Alis na ho kami, Nanay Charing. Tayo na, mga anak. Alam ko yung nararamdaman mo. Sindi mo yung kilooban mo. Alex!